Nadadama ko, Alden eh. Ito naman, mula sa Tatler Philippines, para ulit sa inyong apat. What interests you the most in the story and your character? So individually, kwentohan nyo kami sa mga karakter niyo. And why should today's generation know about these narratives? Magsimula tayo kay David. I believe the role of Hiroshi, a Japanese. I think very interesting yung character niya. Dahil marami siyang internal conflicts. Parang it's quite like a battle between the head and the heart. So, ang pinaka conflict talaga niya is yung kung pipiliin ba niya yung taong mga mahal niya sa buhay, yung mga family niya, si Adelina, di ba? Or yung bansa. So, I think napakaganda ng conflict niya, napakahirap, very challenging. So, I think nung ginawa ko ito eh, sobrang, kumbaga malaking preparation siya for me. Parang ang daming conflict, ang daming pagpipilian eh, diba? Na napakahirap. So, ayun. Ayun. Ikaw naman, Barbie. Si Adelina. Para sa akin po, ang very interesting factor naman tungkol sa character ni Adelina. Sa umpisa ho kasi, kahit na hindi sila nabigyan ng kanyang Kuya Eduardo ng maraming buhay, ang saya-saya nilang magkapatid. Alam niyo yun, parang nasa kanila ang lahat, ganong level of happiness. Tapos, kitang-kita mo yung pagkabata kay Adelina, yung saya ng isang bata ni Adelina. Hanggang sa nabuo ang kanyang pangarap na maging isang vaudeville star kasama ang kanyang Ate Teresita. Andun lahat, buong-buo yung childhood niya, ang saya-saya ni Adelina, na hindi mo aakalain na kakayaning lumaban sa gera. At lalaban si Adelina. Abangan! Okay, Alden Eduardo? Yes, ako po dito si Eduardo de la Cruz. Ako po ay half-sibling ni Barbie po dito, which is siya po ay pinaganapan niya ang role ni Adelina. Lumaki po kami na naulila po ng mga magulang. So ako po, hindi dinisregard po ako ng aking ama at namatay naman ang aming ina dito sa storya ng Pulang Araw. So talagang kaming dalawa lang yung talagang lumaki ng magkasama. We only have each other. And of course, magkababata po kaming apat. Kasama si Teresita and si Hiroshi. Ngayon si Eduardo kasi I think siya yung representative ng mga maralita. Mga maralita na gustong lumaban para magkaroon ng magandang buhay. Sisikapin gawin lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit yun siguro yung isa sa mga bagay na kahit kaano mo siya gustong makamtan sa iyong buhay, kapag meron dumating na mas malaki kaysa sa gusto mo sa iyong buhay, wala kang magagawa kundi sumunod sa agos, which is yung gera. So, ang nakikita kong ano ni Eduardo kasi yung talagang pinaglalaban niya dito is a lot of love. He fights for love. Love for his family, love for his dreams, love for the person that she wants to pursue, love for friendship. And he can't just take no for an answer. Ayaw ni Eduardo na magpasokam sa kadilimang nangyayari sa paligid niya, kaya lalaban siya. Lalaban siya kahit buhay pa ang kapalit. So ang daming instances na ang dami niyang iniwan, kahit ayaw niyang iniwan. Iniwan niya ang kanyang kapatid, iniwan niya si Teresita, iniwan niya ang pagkakaibigan nila Hiroshi, para sumunod sa kung ano yung tama. And I think lahat tayo may ganun eh. Yung meron tayong laging pinaglalaban sa buhay na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para makamtan yun. Kasi yun nga yung lagi kong sinasabi. At least at the end of the day, ginawa mong lahat para makuha yun. Para walang sisihan kapag hindi mo siya nagawa. Sa akin naman, nung katulad ng sinabi ko po kanina, no, nung una ko pa lang nabasa itong script na to, talagang nagandahan ako. Kasi ito yung pag nabasa mo sa libro, hindi pa ganun yung pakiramdam eh.
parang hindi pa ganun kasapat, yung parang kulang, hindi. Pero yun nga, nung when I played the role of one of the characters dito sa Pulang Araw, mas parang na-immerse ako doon sa situation na to the point na parang isa ko doon sa biktima ng war. Ganun yung pakiramdam niya, na mahalaga para sa ating mga henerasyon ngayon at sa mga susunod pa, na malaman natin na yung hirap nila, lalo na sa story ng Comfort Woman din, yung lahat ng pagsasakripisyo nila, lahat ng mga dinanas nila noong panahon ng World War II ay hindi talaga biro. Na mahalagang malaman natin, at para magkaroon rin tayo ng, alam mo yun, to give respect, to appreciate, and to value kung ano yung freedom na tinatamasa natin ngayon. So, para sa akin, yun yung mahalaga para sa mga, para dito, para mapanood nila itong Pulang Araw. Maraming salamat. At talagang kabayanihan in different forms ang makikita natin. Ngayon, para naman kay Barbie at kay Sanya itong tanong na to, galing kay Freebie MNL, Freebie Manila. How did you prepare for your roles as vaudeville performers? Ayan, medyo light naman, sayaw-sayaw naman tayo. Can you recall a certain moment while taping these scenes that you won't forget? Kamusta ang pagiging vaudeville ng nanayaw? Kami ni Sanya, bago pa man kami magsimulang mag-taping para sa Pulang Araw, nagkaroon na kami ng tap dance classes. Dahil ako po ay first time ko pong sasayaw ng tap dance. Kung hindi ako nagkakamali, marami si Sanya, parehas kami. Kaya minsan kapag nag-rehearse kami na may music, tapos magtitingin na kami, tama po ba yung ginagawa natin? Kasi, pero ang saya ng experience. Kasi sobrang lapit sa puso ko si Sanya. And we both experienced something for the very first time na magagamit namin sa trabaho at sa karakter namin dito sa Pulang Araw. Kaya very memorable din sa akin ang vaudeville at ang tap dance. Para sa akin naman po, no, noong umpisa talaga namin, maganda rin po na nangyari na buti na lang si Barbie Fortes at talaga yung kasama ko. Napaka-husay. Kapag may nakalimutan, Barbs, ano nga yun? Gano'n. Pero masarap lang sa pakiramdam na nagkaroon kami na parang challenge kasi ito sa amin eh, pareho. Na wala kaming idea sa pagta-tap dance. Ang mahirap pa dito, siguro pinaka-naging challenge sa amin dito, is kung paano kami magta-tap dance, kumakanta habang magta-tap dance, umaarte habang nagta-tap dance. Kailangan ng emosyon. At depende sa emosyon kung ano ilalabas natin habang nagta-tap dance kami. So, yun yung pinakamahirap talaga dito, no, na hindi siya biro. At first, akala namin ang bilis lang ng tap dance, parang paa-paa lang. Na-realize namin, mas mabilis mag-hip-hop. mas mabilis, sabi ko nga last time, parang pwede po ba sumabak na lang ako sa gera? Parang mas mabilis yung gera kaysa dito sa tap dance. Ganun yung feeling. Pero masarap sa pakiramdam na meron kaming bagong natutunan para dito sa show na ito. So yun po. Grabe, nag-perform kayo sa loob ng performance. Parang doble-doble yung performance. Grabe, ang galing, ang galing. Nakaka-excite. At napanood ko konti kanina habang nag-rehearse. Kaya naman, excited na akong makita nyo rin lahat. Okay, ngayon, isang tanong ulit para sa lahat mula kay DJ Yoko Chang. So sabi niya, this family drama tells stories of courage, sacrifice, and hardships of every Filipino family. And when you read the scripts and portrayed your role, how was it? Ano yung naging impact sa inyo ng series na to, personally? Siguro, tama ko na. Malaban. Siguro yung natutunan ko dito, aside from yung Japanese language, yes, I think yung resilience, dahil dito sa teleserye na to, kumbaga, war yun eh, di ba? And I think now, yung mga problema ngayon natin, parang paminsan, kumbaga, na-stress tayo dahil may problema tayo, but actually, during the Japanese period, mas malaking mga problema nila. So I think, through this teleserye, ay matutulo tayong lumaban. Yung gaya na sinabi ni Alvin Green, resilience, and, ayun. Yung, sorry, na-pick up ko lang yung, since pinag-usapan natin yung script. So merong
gaano kalaking parte ng script mo yung Japanese na kinailangan mong aralin? Lahat? Di naman lahat. Siguro mga 30 to 40%. Oo. Pero with the help of my Japanese coach naman, kinakaya naman. Galing, exciting! Barbie? Nung nabasa niyo yung scripts, when you read the scripts at pinortray niyo yung role niyo, paano kayo naapektuhan personally? Anong impact nung mga script, nung pagportray niyo sa buhay niyo? Ako po, to be honest, nung una kong beses na nabasa yung scripts, ang first impression ko talaga ay ang ganda. Ay, ang laki ng show. Pero nung ginagawa ko na yung eksena, nung nasa loob na ng eksena, nung ginagawa ko yung mga nakalagay sa description dun sa script, hapakabiga pala! Grabe, ang sakit sa puso! Sabi ko nga yung huling taping namin, kasi medyo nasa kalagitnaan na kami ng pagtitaping, so nasa gitna na kami ng gera. Nanlata talaga ako. Kasi yung height ng emotions, yung intensity niya, 'di ba? Tapos bigla kang kakalas. Dapat doon, right after the scene, kailangan mo kumalas kasi lunch break na. 'Di ba? Kakain ka na eh. So, 'di ba? Kailangan mo agad i-switch off yung emotions, pero minsan parang sandali, hihinga muna ako. Ang bigat kasi, 'di ba? Kasi 'di ba sabi sa script may nagbobombahan sa labas. So dali lang naman, iinom muna ako ng tubig. Yung ganoon. 'Yun yung pinaka hindi ko makakalimutang experience dito na ngayon ko lang din naranasan sa show. Yung ganoon, yung bigat, yung nadadala mo siya pagkatapos, tama si Alden. So kailangan mo talaga ng a few minutes to really shake it off eh. Kasi pabigat na ng pabigat talaga yung nangyayari. At ang pinaka nagustuhan ko po dito sa script namin, napaka-detalyado. Lalo na yung mga, accurate po kasi talaga eh. Kasi even yung mga events, if I'm not mistaken, may mga footages din kami may ipapakita dito na nangyari po talaga noon. Kaya ganun siya, kaya talagang binabasa ko yung description niya. Kasi may mga eksena na kaunti lang yung dialogue, pero mas mahaba yung description para mas ma-visualize mo siya. Mas makita mo yung eksena pag ginagawa mo na. Kaya yun yung maganda sa script namin. Kaya lagi ko siyang hawak, lagi ko siyang binabalikan. Hindi isang basahan lang, kada may eksena ako, binabalikan ko palagi para hindi ako mawala. Grabe, well-researched and I'm sure very, very well-executed. Thank you. Yes, ako naman po, as I read the script, parang syempre kahit na fiction yung ginagawa natin, meron mga maliliit na eksena or sometimes the whole scene that was derived from a personal anecdote of somebody who lived during the World War II era. So yun yung, lalo kasi nung nag-storycon kami, si Direk Dong nagkwento, tsaka si Jesus, kwento nila yung mga personal anecdotes ng mga tao na nakasurvive during the World War II. May survivor ng death march, may survivor ng concentration camp, and then the journalists that was involved during the World War II. So, kaya ako, when I read the script, kahit na fiction siya, I always treat it as nangyari talaga. Para at least as an actor, yung effect ng mga lines and ng mga eksena sa akin, ma-deliver ko ng maayos. Kasi, what if yung eksena pa lang yun is isang kwento ng isang tao na talagang na-experience yung kwentong yun. Parang ang unfair naman, na hindi ko nagawa yung aking trabaho bilang isang actor na may deliver ng tama yung eksena. And sobrang daming life lessons dito, sobrang daming realizations at the end of the day. Yun nga yung kagaya ng sinasabi nyo nga at sabi rin ni Barbie kanina. On and off ka dapat as an actor eh. Pero ito, meron at meron kang nabibit-bit pa uwi. Nasa kotse ka, natulala ka sa isip mo lang, lalo pag nakukunan namin yung mabibigat na eksena. Naranasan ito ng mga kapwa natin Pilipino ng mga panahon yun. Kaya, this is a way of honoring them. This show, Pulang Araw, is a way of honoring those people who have survived and fought for our freedom. At ikaw naman, Sanya.
Sa akin po, totoo yun, no? Ang dami natin na-experience dito sa World War II. Talagang masaklap yung pinagdaanan nila. Kaya nga nung nabasa ko nga itong script, ano, talagang, alam mo, habang binabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. At siguro malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. So, ang habang nagkukwento sila, ramdam na ramdam mo yung sakit na pinagdaanan nila. Katulad ng sinabi ko kanina, sobrang sariwa pa rin sa kanila yung sakit na naranasan nila nung panahon ng mga, ng digmaan. So, malaking bagay ito na talagang ma-share natin na sana ay marami tayong matutunan. Marami rin pa ng bagay dito na minsan may mga problema tayo na akala natin sobrang bigat na doon. Pero hindi natin nakikita na may mas mabigat pa pa ng pinagdaraanan ng ibang tao. So, yun sana na kung sila nga hindi sumuko, bakit ka susuko, diba? So, yun yung isa. At yun nga, habang nagkukwento sila, parang you wouldn't want to be in that situation na mahirap. Yun lang naramdaman ko, na may mas mahirap pa sa sitwasyon natin, kaya huwag kang susuko. Ayan, walang susuko. Yes. Ayan, yung susunod na tanong natin para kay Barbie at David, mula kay Gia Aliana. Sabi niya, how do you feel working together again for another historical series? Were there any changes or anything new you've learned about each other? Ngayon, pangalawa na itong historical serie para sa inyo. I think one thing na bagong na-experience ko kay Barbie, yung last scene natin dun sa... Diba yun? Nag-I love you yata ako. Yun. Okay. Diba? Parang nagulat ako dun sa acting ni Barbie na parang hindi ko na experience nung Maria Clara, maging sino ko man, diba? So, yun ang napakagaling kasi ni Barbie Forteza na actress. So, ako, marami ako natutunan sa kanya. Ikaw naman, Barbie, may bago ka bang na-discover? ang na-discover ko naman kay David, nag-grow na yung passion niya sa acting. Talagang natututunan niya ng mahalin yung craft. At natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo. Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagka-Tagalog niya kasi, hapon pa rin, di ba? So, mahirap talaga yung character niya. Tapos, tama nga, ang dami niyang internal conflicts, ganyan. Tapos, natutuwa ako sa tuwing mag-extend na kami kasi nakikita ko yun. Tapos, ang kaibahan naman ni Hiroshi sa ibang naging characters niya, mas reserved kasi si Hiroshi. Kasi ang mga Japanese mas reserved, mas hindi mo alam kung anong nararamdaman nila, ganyan. Oo, sushi-sushi lang. Ano-ano sushi-sushi lang? Hindi! Tama, sushi-sushi lang, correct. So, ibang David Licao ko po talaga ang mapapanood natin dito and I'm just very proud of him. Thank you. Ayan, at isang tanong para kay Sanya mula sa Flingeros PH. How will your role be important in this drama series and how do you think your character will be loved by Filipinos? Siguro kung sasabi lang, you will surely love my role here sa Pulang Araw. Kasi I would say na my role here as Teresita is the epitome of epitome of courage and survival. Kasi siguro ito yung mas natatawag natin, women power sa panahon ngayon na pinakita rin kasi dito ni Teresita kung paano niya nalagpasan at nalabanan yung lahat ng pagsubok noong digmaan. O, pinakita niya dito kung paano hindi siya sumuko. Lumaban siya na hindi lang gamit ang sandata, kundi utak at puso. So yun yung matindi para sa karakter ni Teresita na talagang para sa akin, isa yun sa mga katangian ng isang magiting na babae na hindi lang sa panahon noong panahon ng Hapon, panahon ng digmaan, kundi hanggang sa panahon ngayon ng mga makabagong Teresita. Napatuloy na lumalaban, di ba, sa mga pagsubok, sa mga pang-aabuso, sa
mga pangmamaliit, sa lahat ng pagsasawalang halaga ng kanilang karapatan. So yun yung pinaglalaban ni Teresita. So sana po mahalin niyo si Teresita. Sigurado ako ang bagong henerasyon ng mga magigiting na babae ay makikita nila ang sinigil nila kay Teresita. Ayan. At syempre, may tanong tayo para kay Alden galing kay Prof. Toff. From your character's perspective, how does the symbolism of Pulang Araw influence your motivations, beliefs, or interactions within the storyline? Malalim to, Prof. To. Malalim ha. Prof kasi yung nagtanong. So, well, basically po kasi, in my character's perspective, when I started to dissect Eduardo de la Cruz, there's so much happening within the yung atmosphere of emotions that was involved during the World War II. So we like yung nagsimula yung pagkikwento ng storya ng Pulang Araw na very light lang. Wala talaga eh. Hindi mo alam mo na magkakaibigan ng mga Hapon at ang mga Amerikano at ang mga Pilipino during that time. But yung character development kasi ni Eduardo, parang as the story goes along, all of it came from childhood. Nagsimula nung siya'y bata pa, tinakwil ng kanyang ama, tapos nabuhay siya kasama ang kanyang half-sister at namatay ang kanyang ina. And then sa murang edad si Eduardo, inalagaan na niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid. Yun ang kanyang priority sa buhay during that time. And yung pagkikwento ni Eduardo sa kanyang perspective during that time ng World War II is puro pasakit ang binibigay ng mga tayuhan. Puro maraming linya si Eduardo na malalim ang hugot. Kagaya lamang nung meron na isang line na nag-stick sa akin na hindi ko makakalimutan. Kakashoot lang natin ito, Dre. Sabi ni Eduardo, mabuhay ang Pilipinas na lagi na lamang sinasakop ng mga tayuhan. Kamatayan at kaparusahan ang dapat sa mga hayop na kagaya niyo. Tapos kausap niyo yung mga Hapon. So I think yung lalim nung despair, nung anger ni Eduardo to all the people who tries to always, you know, sakupin ang Pilipinas is, I think, yun ang common sentiments natin as Filipinos. Yun yung lagi nating tanong. Bakit ba tayo laging sinasakop? Bakit ba tayo nagpapasakop? And I think, doon ko na-discover na as early as 1940s, we always have that mentality na parang regardless kung maraming sumasakop sa atin, hindi mawawala yung dugo ng pagiging Pilipino sa atin. Na lagi natin ipaglalaban kung ano yung tama para sa ating lahat. And I think that's one of the reasons why I fell in love with the character of Eduardo. Kasi he always fights for something na dapat para sa lahat. Hindi lang kung ano yung sabihin ng ibang lahi or mga dayuhan sa atin na dapat natin gawin. Hindi ganun kadaling nagpe-pen si Eduardo. Nilalaban niya. So, yun. Ang lalim lang. Ang lalim lang din talaga ng dynamics. Actually, all of us, all our characters represents a certain person in society. Like foreigners, diba? Magkapatid, si Adelina, and the Teresita, the performers, and all of our cast members here represent someone who have lived during World War II. And I'm just so happy and proud that we are all able to work together in this project. Kasi parang very brilliantly written to, and at the same time, the messaging of Pulang Araw, hindi lang siya, yun nga yung paulit-ulit kong sinasabi, hindi lang siya teleserye, hindi lang siya historical serye. It's a relevant project that will showcase the legacy of the Filipinos during that time. Yung darkest time natin sa history. Feeling ko kahit ngayong 2024, lahat ng miyembro ng present society natin, may makikita at makikita sila sa mga karakter na makikilala natin sa Pulang Araw. Okay, ayan. At para sa huling katanungan para sa lahat, hinga na tayo. Ayan, light lang to. Mula sa malaya, can you share any memorable moment or experience from working on the set of Pulang Araw? Anong favorite niyo? Share niyo naman sa amin. Dami. Ako, memorable. Wala, Hulsang! Hulsang ako dito!
ano daw, yung eksena daw. Ah, eksena naman. Sigurong hindi ko makakalimutan nung ginawa namin ni Sanya yung Kenkoy. Yung Kenkoy na prod. Medyo kasi, yun na yung literal na on and off, no, direct. Yung talagang, ilang, kasi halos buong araw namin kinuna o buong gabi namin kinuna, yung production number lang po na yun. Tapos, syempre, pagod, di ba? So, then, nung, siguro, mga second to the last shot na, or last shot na yun. As in, shutdown talaga ako. Okay, 5, 4, 3, 2, action! Gumaganon ako eh! Automatic siya eh! At ano yun, na hanggat nag-a-action na nag-a-action si Derek, ganon lang ako ng ganon. So, yun, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Ang gandang experience, ang gandang i-share din sa ibang mga artista dito. Kasi hindi lang po kami ni Sanya, abangan nyo. Makakasama rin namin sa Entablado ang aming tatay dito, si Direk Epi Kizon. Yes. Yan po. Iba pang mga sample daw. Makikita nyo mamaya pagka nag-screening tayo. Okay. Si ano pa? Ano pong mga favorite moments on set? Kayo? Sa ako, akin, ayan, sabi ko. Sorry. Pero pero sa akin, umpisa. Sa akin medyo ano eh, ayoko munang i-disclose kasi baka mo pre-em. Pero masasabi ko lang na napakabigat ng eksena na yon. May moment pa nga doon na sobrang intense ng eksena, no? Na dire-diretso lang yung pagkuha ni Derek, hindi siya nagka-cut. Magka-cut lang kami kapag yung ibang angle na. May moment pa doon na habang ginagawa naman yung eksena na ito, nakalunog pa ako ng pawis ng ka-eksena ko. So yun, meron ganon. Sino kaya? Pawis ng ka-eksena ko? Oo, Alak B. Oo. Tapos meron pa dyan, natusok rin ako ng karayong. Tapos nung morning, alam mo, pakiramdam ko, hindi ako makabangon talaga sa higaan. As in, sobrang, hindi, yun yung pakiramdam ng feeling ko, nag-workout ako buong maghapon. Tapos, puro pasa ako. Pero, ang masasabi ka lang na wala talaga ang regrets nung ginawa ko talaga yon. Hindi ko siya naramdaman habang ginagawa ko yon. Na nakaka-excite lang na mapanood to, lalo na sa Netflix. Sana po Netflix, huwag niyo pong ikat. Pero ang ganda, sobrang ganda po. Isa yun sa pinaka-nakaka-proud na talagang, Direk, thank you. Thank you, Direk, for letting us na kung ano yung gawin namin. Go! Open siya. And doon sa ka-eksena ko rin na talagang sobrang professional with talaga. Namaalat yung pawis. By Barbie Forteza. Yan, sobrang. Hahanapin ko yung eksena na yun. Hindi ko alam. Masasabi ba natin? Basta pag ano, hashtag Alat B. Okay. Note. Meron pa yun, without spoilers, mga favorite parts. Ako, sobrang na-excite talaga ako every time na, kasi ako yung mas exposed sa war scenes. Eh. Yung character ko, ako yung laging binubomba, ako yung laging binabaril. So, during this, ano, parang sa mga, usually kasi, for safety purposes, kumukuha ng body double yung set. Para just in case nun sa mga explosives or explosion scenes, yung double yung gagawa. Kaya lang, parang, ayoko yun. I made it to a point na ako talaga yung malapit sa explosive, yung malapit sa squibs. So, ang daming ganong moments. Kasi, while doing those scenes, nakakadagdag siya sa adrenaline. Kasi hindi ka lang umaarte. Kasi talagang, ayan lang yung explosive. Kasi sa tabi mo lang eh. Tapos ako rin yung nagpa-harness, ako rin yung nagpatalsik. So, that really adds to the experience of doing this. And yun yung mga na-appreciate ko. And, of course, yung mga scenes na ginawa namin lahat, yung iba nga medyo cheesy kasi gantong edad na kami, tapos naghawa kami ng kamay, tapos ikot-ikot kami doon. Yung mga ganun scenes. Pero, ganun kasi before eh. Parang since wala pang ibang means of showcasing how you care for a person or a group of person, medyo cheesy talaga yung mga
litawan ng linya, yung mga hawak-hawak ng kamay. But I think that adds character and that adds warmth to the characters of the four of us and also our co-stars as well. Kasi 1940s, grabe, parang pasimula pa lang ang mundo. Napakalayo niya sa kung ano ang 2024 ngayon. Walang cellphone, walang internet, sulat. Talagang kung hindi makikita ang means of, meron pa kaming mga eksenang gagawin na parang makikita lamang kami sa kabilugan ng buwan, sa isang tagong lugar. So ganun, yun yung mga nakakatawang, di ba? Parang nakakatawa siyang isipin na ganun dati. So yun yung mga scenes na talagang memorable sa akin. And at the same time, yung time na talagang sasabi na si Eduardo, fully committed na siya sa pagiging guerrilla. I think andun yung mabibigat na eksena. Ang daming layers sa show, sa mga characters. Pati yung buwan, no? Pati pala yun, yung detalye yun. Ikaw naman, David, mga paborito na eksena. To be honest, lahat ng scenes favorite ko dahil I just love working with Direk Don. Yes, also, I super appreciate him. Like every time after na eksena, tinatanong ko siya, Direk, okay ba? Sige siya, very good. Very good pala ako dito. So parang, alam mo yun, parang gives me the confidence na I need dahil alam kong napakahirap nung teleseryeng ito, napakahirap ng role ko. So super thankful ako kay Direk. And siguro on top of my mind, yung scene ko with kay Alvin nung bawal na pala sa tingin. Basta yun dahil roller coaster emotions, like from happy, naging surprise, tapos naging sad, tapos magulgol, tapos nagalit, tapos sinuntok ko siya. Tapos naging yun. So, I think lahat talaga ng scenes napakaganda for me, pati yung on top. Ayun, maraming salamat sa inyong apat sa mga magagandang sagot, malalalim na hugot. At maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ng silip sa mundo ng pulang araw. Pero bago